Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isa mapagpalang umaga kapatid, ako si Sister Mina Chua from CRC Queen's Road Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw natin devotion sa salita ng Diyos. Ngayon umaga ay matutunghayan natin ang Exodus chapter 36 verses 8 to 13 na may pamagat na The Curtain of an Artistic Design of Cherubim. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa magandang umaga na puno ng pag-asa sa buhay at kalakasan na nagmumula sa inyo. Mula sa araw na ito, pangunahan ninyo ang inyong lingkod at humihingi ng gabay ng Holy Spirit sa lahat ng aking sasabihin. Naway mapagpalang bawat isa sa mga nakikinig ng inyong salita. Salamat po o Diyos. Ito po aming samot dalangin. Amen. Ating pong basahin na Exodus chapter 36 verses 8 to 13. Lahat ng pinakamahuhusay na manggagawa ang gumawa sa toldang tipanan. Ang ginamit dito ay 10 pirasong kutina na hinabi sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula na may bordang larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Ang mga ito ay pinagkabit-kabit nila ng tigdilima. Gumawa sila ng mga silo na yari sa taling asul at ikinabit sa gilid ng bawat piraso. Tigdilimampung silo bawat isa. Gumawa sila ng 50 kawit na ginto at sa pamamagitan nito ay pinagkabit-kabit ang 2 piraso. Kaya ang 10 pirasong damit na ginamit sa tabernakulo ay parang iisang piraso lamang. Ang pinakamahuhusay na manggagawa ang gumawa sa toldang tipan at ang 10 piraso ng kurtina ay kumakatawa ng 10 utos inihayag ng ating Diyos Ama kay Moses. May kahulugan ang bawat kulay at materyales ginamit nila sa bawat paggawa nila ng tolda na sinasabi sa pinong lino, kabanalan, kabutihan, makatuwiran. Ang kulay asul, nagpapahiwatig na si Kristo Jesus ay galing sa langit at ang kulay ube o lila, nagpapahiwatig ang paghahari niya sa haring ng mga hari. Ang kulay pula o eskalata ay nagpapahiwatig ng kanyang pagbubuo ng krus sa Kalbaryo at ang budang larawan ng kerubin nagpapahiwatig ang mga magagandang gawa at kabanalan ni Jesucristo. Kaya ang kurtinang ito ay makikita sa loob ng tolda at ang kurtina na ito ay nagsisimbolo ng kabutihan, kabanalan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang pagkakasama-sama ng mga kurtina at palawit ay upang ito ay maging isang tolda. Lahat ng mga ito ay sumasagisag na lahat ng nakay Kristo, Jesus ay iisa at ang pangsasagip niya sa ating mga kasalanan sa pagkamatay niya sa krus at ang tunay at walang katapusang pagmamahal niya sa atin. Sa aking pong conclusion, sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12, sabi po dito, si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi. Ito ay mananatiling iisang katawan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong salita. Naway tumimo sa bawat isa ang aral na binigay ninyo sa amin sa araw na ito. Manatili kaming tapat sa inyo at mamuhay na may kabanalan, kabutihan at may pag-ibig sa inyo at sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang lagi po nating
pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaalaman natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pamaninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video nito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.